Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading for fire sign, Aries, Leo, Sag, Sagittarius. And wait lang ha, i-open ko lang yung card na ating gagamitin. Kanina pa ito nagpapaano sa akin eh. So, I will be using this card, Teen Witch Tarot, ayan, for fire sign. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. And of course, if you want to book a personal reading, pwede naman po. Pero hindi po sa akin. Bali dun po sa aking friend na si Jing Tarot Reader. Siya po yung pwede magbigay ng personal reading sa inyo. Okay, magaling din po yung Tarot Reader. Magaling pong mag-guide yun. Nagpa-palmistry din po siya, palm reading. So if you want to book a personal reading with her, feel free to check her out on Facebook. Yung mga ibang details, nandiyan na lang sa description box. Ayan, sana po mag-subscribe kayo sa atin, ano, sa ating channel na ito. At mag-like at mag-comment. Okay, let's start your reading. Fire sign. What happened in the past? Past tayo, ha? The wheel. Oh, ang dami nagbago sa nakaraan mo. Maaaring meron ka mga plano na nakita natin, dagdagan yung responsibilidad mo, no? Yung iba sa inyo, kung ano man yung plano mo in the past, pwedeng nakadagdag ito sa responsibilidad mo, sa dapat mong gagawin sa araw-araw. Pero wala ka naman choice eh. Kailangan mo kasing ipakita sa iba na ikaw ay nag-i-improve, or kung ano yung mga bagay na kaya mo pa ipapakita sa kanila. I don't know, pero you're trying to prove yourself to everyone here. So may mga tinatry kang patunayan sa iba dito in the past. Kaya ka nagkaroon ng plano, kaya maaaring ginawa mo itong mga bagay nito, and to show them that you are strong, na ikaw ay malakas, na ikaw ay magaling, na kaya mo, no? And we do have the death card, Scorpio energy, so maybe there's a new beginning or an ending na nangyari sa'yo in the past na, you know, I feel like medyo naging mahirap para sa'yo, pero nakita naman natin dito na sanay ka na. Kung ikaw man ay nahirapan, ay maaaring nakasanayan mo na yung ganong klaseng paghihirap. Okay, and I feel like for some of you, pagdating sa love, may times na masaya, may times na hindi. So currently, I know, in the past, maybe you are in a relationship na there are times na masaya, may tawanan, may, you know, sweet moments together. And then meron din namang moment na nagkakaroon na pagtatalo, challenges, pagsasagutan, you know. Pero yung iba sa inyo, pagtapos ng kinabukasan, pagtatalo, na tatapos na lang rin ng wala lang. Parang alam mo yun, parang kalimutan na lang kung ano nangyari dito. So anyway, let's move on to your present moment. Present moment for our fire sign, please, Aries, Sag. Ano meron sa ating present moment for our fire sign, please, Aries, Leo, Sagittarius. Ano meron sa present moment ni fire sign? Thank you, spirit guides, angel guides. Ano meron sa present moment ni fire sign? Okay, present moment. Present moment mo with your person, nakikita natin with the Hanged Man, meron kayong mga bagay na hinihintay ngayon. Yeah. But I feel like naghihintay ka, pero tinitiis nyo kung ano man yung mga nangyayari sa inyo. Alam mo, may pagtutulungan sa inyo nitong person na ito. We do have your The Sun. Kasi mas tinetreasure pa rin naman ninyo kung ano ang halaga ng connection na ito. Maybe you are just thinking about this brighter side of the story na pwedeng, okay, may paghihirap sa atin, pero as long na masaya tayo, masaya yung mga tao sa paligid natin, so sige na lang, sige. So sa nakikita natin dito, meron kayong mga hinihintay na maybe opportunities with the Queen of Pentacles, and I feel like meron kayong mga bagay na pinaghahandaan na pwedeng may kinalaman sa finances or sa pera dito. The Page of Swords. Sa regarding sa pagtatalo ninyo, napaka-immature naman kasi talaga. May someone here nagpapakita ng immaturity. At saka hindi naman ganun kalalala yung mga pinagtatalunan. So maaaring kaya ganun na hindi yung negativity ng connection at relasyon yung nakikita ninyo. Bagkos yung kasayahan na lang. Kasi kung magkakaroon man ng pagtatalo at pag-aaway, ngayon, nakikita natin na hindi naman ganun kalaki yung pinag-aawayan. Okay, so yeah. Yung iba sa inyo, this could be a new relationship or connection. Or kung hindi man, kung matagal na tong relasyon or connection na ito,
Parang sanay na kayo sa isa't isa kasi eh. Seven of Wands is here. May nakikita tayo dito parang gusto makipagpalit sa'yo. Someone here in the past wants to come back in your life. Gusto niyang bumalik sa buhay mo. Pero, yeah, this could be a past person. Kaya lang with the Two of Wands, masyado na magulo eh. Masyado na challenging yung connection na ito. Kumbaga kung babalik pa siya, parang imposible sa ngayon kasi mas lamang naman yung attention mo dun sa isa. And parang na-realize na rin naman niya na kung hanggang saan lang siya dapat lumugar dito sa connection ninyong dalawa. So gusto man niyang bumalik pero hindi ako nakakita na may action siyang ginagawa dito. Dahil, yung kumbaga sapat lang na nandyan na siya or nandyan ka lang or nandyan lang siya maybe sa friends list ninyo sa Facebook at long na nandyan na pa rin ako sa friend list mo, hindi mo pa rin ako tinatanggal, okay lang, at least nakikita ko yung nangyayari na sa'yo, yung update para sa'yo. So ngayon parang natututo na siya makontento sa ganun, pero itong past person na ito gusto niya bumalik, kaya lang alam niya mahirap na kasi palaban din yung isang person. So you're dealing with two people. So what will happen to you in the near future, fire sign? Anong mangyayari sa near future mo, fire sign, spirit guides, angel guides, for our fire sign, near future for fire sign, pagdating sa love, for fire sign, please. Yeah, the Page of Wands, magandang connection, communication, we do have the Hermit, Virgo energy, the Capricorn, the Cancer, Scorpio is also here. Pisces. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. In the near future, maraming makikialam sa inyo. Mga toxic na tao. Nakikita natin yung connection ninyo. Masaya, no? At peace. Masaya inyong dalawa. Pero pag yung may mga nakikialam na iba, medyo magulo. Kasi itong mga nakikialam na ito, parang gusto lang nilang makita ko, parang gusto lang nilang mangyari, punahin yung relasyon nyo, punahin kung ano yung mga kulang, mali sa inyo. Parang panggulo lang ito. The love is there with the Knight of Cups, but with the Magician, meron pa rin mga tao, mga toxic na tao na nakikita natin na gusto magkagulo kayo. That, like these people, alam mo, hindi lang ito itong person na third person na nakikita natin dito, ha. Pwedeng lumalabas ito as the King of Swords, professional people ito eh. Someone na mature. Pwede may distance or may pagkakalayo sa inyo dalawa. It could be a family member or also the soulmate energy na kita natin na gusto. Itong taong, mga taong ito, gustong magkagulo pa rin kayo ng person mo. I don't know, nakikita niya kasi yung toxicity ng connection ninyo na parang sa inyo okay na lang kasi sanay naman na kayo, minsan nasabihin na natin nagiging toxic ang relasyon, ang connection, pero kasama naman talaga sa relasyon yun, sa connection yun, at naiintindihan nyo yun. And samantalang itong mga taong ito, but I don't know, they don't wish you to have a good luck with this person. They don't wish this good luck energy. Mas more on, hindi, magkakahiwalay, magkakatapos yan. Ganun. Hinihiling nila at saka gusto talaga nila na magkaroon ng pagkakagulo sa connection or relasyon ninyo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.